pag-usapan sa umagang ito patungkol po sa mabuting gawa ng isang Kristiyano. Tatlong bagay ang ating titingnan po dito. Unang-una, kung sino yung author ng mabuting gawa. Pangalawa, yung nature po ng mabuting gawa. At ang pangatlo, yung importance ng incarnation at saka righteousness doon po sa mabuting gawa. May isang kwento, may isang nanay na nagwo-worry na sa kanyang anak na babae, no? Isang high school na bata na magdidilim na, hindi pa umuwi ang kanyang anak. Umuulan nung panahon na yon, malakas ang ulan, kumukulog at kumikidla. Sa pag-aalala ng kanyang ina, naisipan ito na kanyang sunduin. Kasi alam niya, walang payong yung kanyang anak. So, nagdala siya ng payong na extra, sinundo niya sa school ang kanyang anak at nakita niya yung kanyang anak na naglalakad na pauwi sa kanilang bahay na basang-basa sa ilalim ng ulan. Tapos, dali-dali na pinuntahan ng nanay ang kanyang anak at pinayungan at sinabihan, anak, hindi ka ba natatakot sa kidlat, sa kulog? Baka matamaan ka at masunog ng kidlat. Pero nakangiti po yung bata at ang sabi niya, nay, hindi mo ba naririnig yung ganda ng kulog? Hindi mo ba naririnig yung ganda ng tama ng ulan sa surface, o sa lupa, o sa mga bubong? At hindi mo napapansin, pinipicturan tayo ng Panginoon. No? Sa damdamin ng bata na ito, nakita niya yung kagandahan ng creation ng Panginoon. At na-appreciate niya yung gawa ng ating Diyos. Mga kapatid, kapako mananampalataya, sa ating buhay, ilang beses natin nagawang huminto sa ating mga ginagawa at isipin kung ano itong mga bagay na ginawa ng Diyos o pasalamatan ang Diyos sa mga bagay na kanyang nagawa na nakikita po natin sa ating paligid at yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At ilan sa atin yung nagbibigay o nagkaroon ng kagalakan sa kaligtasan na meron siya hanggang ngayon. Natura sa isang tao, sa isang Kristiyano, na magkaroon ng kagalakan nung araw na siya ay binago ni Kristo. Pero ang tanong po dito, tuloy-tuloy po ba ang ating pasasalamat sa ginawa po ng Diyos sa buhay po natin? Ilang taon na tayong Kristiyano, nandun pa rin po kaya ang ating pasasalamat sa mabuting gawa na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. So dito po sa Philippians chapter 1, verse 3 to 11. Ito po ay sulat ni Apostle Pablo doon sa mga taga Pilipos, sulat ng pasasalamat sapagkat hindi na siya makapunta doon dahil po siya ay nakakulong, no? At sa kanyang sulat na ito ay makikita natin ang mabuting gawa na kanyang natanggap mula sa Diyos at nakita din po kay Apostle Pablo. Sabi po dito sa verse 3, babasahin ko hanggang 11 sa Tagalog, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Isang leader, isang misyonaryo na nakarating sa lugar ng Filipos at sa mabuting gawa na kanyang natanggap kaligtasan mula kay Kristo, ay nagkaroon ito ng bunga ng mabuting gawa at siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na makarating sa Filipos at doon po ay ibinahagi ang salita ng Diyos. Tinirain niya ang mga tao dito na sila po ay magpatuloy at maglingkod po sa ating Panginoon. Kasi sinabi niya siya ay nagagalak at nagpapasalamat saan? Sa tuwing naaalala niya yung mga tao sa lugar ng Filipos. Sila din yung bunga, no, ng mabuting gawa ng Diyos na na kanyang natanggap at yung mabuting gawa na hindi niya naman pinipilit kundi automatic na ginawa ni Apostle Pablo dahil kay Kristo. Verse 4, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. So nakita natin yung kagalakan na meron si Apostle Pablo. No? Dahil nakita niya yung resulta ng mabuting gawa ni Kristo, ng Diyos, sa kanya pong buhay. Verse 5, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. So hindi lang siya ang nakatanggap ng mabuting gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ibinahagi niya sa mga taga-Filipos at yung mga taga-Filipos nung natanggap nila ang mabuting gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo,
kanila din po itong ibinahagi. Verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Noon pa man ang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Saksi ko ang Diyos na ang pananabi ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Hesus Kristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat at gayon sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa ikararangal at ikadakila ng Diyos. So sabi dito sa verse 6, balikan po natin, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. So tingnan po natin yung unang punto po ng ating pag-aaral, the author of Christian good works. Walang iba kundi ang ating Diyos, ang Trinidad. Kung hindi kikilos ang Trinidad, walang kabuluhan ang ating pong ginagawa sa harap ng Diyos. Bakit? Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Walang tao ang pwedeng iligtas ang kanyang kasalanan. Walang tao na pwedeng mag-alis ng bara upang magkaroon ng komunikasyon o magkaroon ng relasyon sa Diyos. Maliban kung kikilos po ang ating Diyos. At kumilos nga ang ating Diyos. Nagsimula ang magandang gawa o mabuting gawa sa ating Diyos sa pamagitan po ng ano? Ng kanyang anak. Ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, pinadala sa mundong ito at kailangan niyang mamuhay ng tama, mamuhay ng perpekto bilang ano? Kordero ng Diyos. Dahil siya ang magiging alay, no? Sakripisyo na pwedeng tanggapin o katanggap-tanggap ng ating Ama. So sinasabi po dito, no, sa verse 6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan. No, sino nagsimula ng mabuting gawa sa atin? Walang iba kundi ang ating Diyos. Okay. Dito po sa libro po ni Pastor Nacita at dito natin kukunin ating pag-aaral, sabi dito, good works are divine and supernatural result of salvation in the Lord Jesus Christ. Divine, banal, no, supernatural, walang katulad, no, hindi kaya tapatan ng tao. Malapit na po ang April, ang Holy Week, at maraming tao, lalo na po sa bandang Central Luzon, ang ano, gagaya ng ginawa ng ating Panginoong Kristo sa pag-aakala, no, kaya nila gawin o kaya nilang pantayan ang ginawa po ng ating Panginoong Kristo. Pero wala po ang may kakayahan na gumawa ng ganun maliban po Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Kristo. So good works are divine and supernatural result ng ating kaligtasan. So gawa, mabuting gawa ng Diyos na ating natanggap at ito ngayon ay magdudulot po sa atin ng mabuting gawa na nakakabigay ng kaluwalhatian po sa ating Diyos. Ang mundong ito ay kayang gumawa ng mabuti sa harap ng tao. Pero sa harap ng Diyos, kapos. Bakit? Makasalanan po eh. Lahat ng walang nagawang matuwid, walang umuunawa sa Diyos, so paano sila makabigay ng kaluwalhatian sa Diyos? So ang tao, gumagawa ng mabuti, hindi para sa Diyos, kundi para sa kapwa niya. At minsan nadadamay o nahahawa din tayo na parang naiinganyo na rin tayo na yung ating mabuting gawa ay ating ipost sa Facebook, no, para maging viral. At para ma-enjoy naman natin, wow, napansin nila yung aking mabuting gawa. So ang mabuting gawa na para sa Diyos ay hindi po kailangan i-broadcast sa ibang mga tao. Bagkus Diyos ang magbo-broadcast po nito, no?
siya ang magbibigay ng reward. So kung hiningi natin ang reward sa kapwa natin, wala na tayong reward sa langit, ibinigay na dito sa lupa. So ito po yung mabuting gawa. So without getting saved first, no good works done by man can be pleasing to God. At totoo po yun. No. Bakit merong nakaharang? At ano yung nakaharang? Kasalanan. S-I-N. Sin. Mas madaling spell, tatlong letra lang. Kaysa kasalanan, napakahaba. No? So kasalanan ang bumabara para makabigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung tayo ay nakakilala tayo naging Kristiyano dahil sa magandang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, dito sa ating mga ginagawa, knowingly, unknowingly, no? Tayo ay nabibigyan ng reward ng ating Diyos. Doon tayo ay nakaka-produce ng mabuting gawa. So good works are the believer's thoughts, words, and deeds endowed with spiritual and eternal values and qualities by the indwelling Holy Spirit. So kung tayo wala kay Kristo, makakagawa tayo ng mabuti sa harap ng tao, na-appreciate ng tao. At ang tanong, meron bang eternal value? Meron bang eternal qualities? Based sa Bible, wala. Pag sinalang ito sa apoy, magiging abo po ito, madaling masunog. Pero kung tayo ay na kay Kristo, no, na sinimula ng Diyos ang mabuting gawa sa atin, at ito ay magpuproduce din ng mabuting gawa, at pag ito ay isinalang ng Diyos sa apoy, nagiging puro po ang ating mabuting gawa. So dito po sa Acts chapter 10, isang magandang example sa isang tao na kaila na masabi natin napakabait, no? Isang tao na ang kanyang ginagawa ay iniisip niya ito ay para sa Diyos. Pero nakita ito ng Panginoon na parang memorya lang, no? Nakikita ng Diyos ang kanyang ginagawa pero hindi ito nagkakaroon ng eternal value. Sabi dito sa chapter 1 ng verse 1 ng chapter 10, sa Sariego ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano, so mataas ang kanyang ranggo ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Napakagandang qualities na makikita dapat sa isang tao o sa isang Kristiyano, no? Laging sumasamba at merong takot sa Diyos. Mga kapatid, ito din po kaya ang ating nararamdaman. Lalo na sa kapanahunan natin ngayon, no? Nawawala na rin po yung salitang, nandun yung salitang Kristiyano, pero hindi na nakikita sa buhay ng mga tao yung pagiging Kristiyano. At hindi na rin nakikita ang totoong pagsamba. Kasi bakit? Nandito sa loob ng simbahan, paglabas, nawawala ang pagiging Kristiyano. At nandun na rin, dapat meron takot, no? So ating ginagawa, nababantayan natin yung ating kinikilos, kung tayo ay magkakasala sa harap ng Diyos. Kung alam natin, pipigilan natin bakit? Dahil sa takot natin sa ating Panginoon. So ito po si Cornelio, sumasamba at may takot sa Diyos. Gayun din ang kanyang buong pamilya. So isang magandang ehemplo na isang pamilya, no? Na buong pamilya ay nagsasamba at mayroon pong takot sa ating Panginoon. Ano pa, siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Mukhang Kristiyano. Mukhang Kristiyano. Pero sabi, sa verse 3, minsan, nang bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag Cornelio. Tumingin siya sa takot at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. So ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang ginagawa ng tao, Kristiyano ka man o hindi, nakikita ng Diyos ang mga ginagawa po natin. Kaya lang, ang tanong po dito, sa mga ginagawa po ba natin na nakikita ng Diyos, ito po ba ay nagkakaroon ng eternal values o eternal qualities o spiritual values? Kung ito ay meron, salamat sa Panginoon.
dahil nag-iipon tayo ng ano, ng reward na matatanggap natin doon sa kalangitan. Verse 5, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ng isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. So ang gusto mangyari ng Panginoon kay Cornelio, dahil siya ay nakakagawa ng mabuti, ay dapat ito'y magkaroon ng eternal values. So ang gusto ng Panginoon na makilala niya ang Panginoong Hesukristo, sa ganon ang kanyang ginagawa ay talagang katanggap-tanggap sa Diyos at kaaya-aya na bigyan po ng reward. So nung ginawa po dito, nag-utos ang Panginoon sa pamagitan ng anghel na magpasugo ng tauhan si Cornelio doon sa lugar o sa bahay po ni Pedro. At doon mag-antay ng instruction kung ano yung gagawin. Alam natin yung kwento. No? Sa madaling salita, ang buong pamilya ni Cornelio ay nakakilala po sa ating Panginoong Hesukristo. So kailangan muna ng kaligtasan upang isang tao ay makakagawa ng mabuti na kaaya-aya po sa harap ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo ay naging recipient po ng mabuting gawa ng Diyos. Nouna, sa pag-aakala na ang kanyang ginagawa ay para sa Diyos, dahil sinusunod niya yung batas ng tao, sinusunod niya yung alituntunin na itinuro po sa kanya doon sa kanyang Bible school na pinuntahan o institusyon na kung saan siya nag-aral. At anong ginagawa niya? Hinahanting niya yung mga nangangaral patungkol kay Kristo sa pag-aakala o sa pagturo sa kanya, mali yung ginagawa ng mga taong ito. Siya yung naging pasimuno na ano, ubusin, ikulong, at isa sa mga nakilala natin na unang martir sa Biblia na ipinapatay po ni Apostol Pablo, ito si ano, si Stephen. Hindi alam ni Pablo kung ano ang kanyang ginagawa. Ang alam niya, ginagawa niya ito sa Diyos at alam niya may merit ito. At nakita na yung Diyos yung kanyang kasigasigan na sundin kung ano yung pinapagawa sa kanya, kung ano yung nasusulat sa kasulatan. So ang ginawa ng Panginoon, siya ay gumawa, ay kumilos upang si Pablo ay makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Nung nakilala niya ang Panginoong Hesukristo, napakalaki ang pagbabago, no, na nangyari sa buhay niya. Naging masigasig siya dati, pinapapatay niya, ngayon siya po ay ano, nangangaral at siya na rin mismo ang nais patayin na inalisan niya na grupo. So ito po yung unang punto natin, na ang author po ng good works ng isang Kristiyano ay ang ating Diyos, Trinidad. Sa kanilang pagkilos, kaya tayo nakatanggap ng mabuting gawa. Siya ang nagsimula sa atin ng mabuting gawa. Tingnan natin yung pangalawa. Ito yung nature of good works. Doon sa balikan ulit natin yung ating binasa sa ano sa Philippians. Sa tama. Ephesians chapter 1. Sorry. Philippians chapter 1. Verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. So dito natin titingnan yung pangalawang punto natin, yung nature of good works sa salitang in you. Sa English, in you. Sa Tagalog, in you. No? Sinimulan ng Diyos ang mabuting gawa sa atin. At saan sa nagsimula? Hindi sa panlabas po natin. Kundi doon mismo sa ating being, sa ating kaloob-looban. Ito yung ating kaluluwa at espiritu. Nung nagkasala ang tao, yan po yung nagkasala. Hindi yung physical. Apektado ang physical nature po natin dahil sa kasalanan na nagawa po natin ng ating espiritu at kaluluwa. Kaya ito ay nagkakaroon ng ano, na masisira po yung ating katawan, no? Nabubulok ang ating katawan. Pero kailangan yung good works ay pumasok o magkaroon ng effect doon sa ating kaluluwa at espiritu. So sa buhay na po, so Pablo, naranasan niya po yung powerful work of God sa very center ng kanyang being. Kaya ang resulta ay napakalaki pong pagbabago.
Mga kapatid, kaya natin nakikita ang laking pagbabago dahil natumbok, no? Naabot yung pinakasentro ng ating pagiging tao, yung ating kaluluwa at espiritu. So pwede tayong magpanggap na isang Kristiyano, kumilos na parang Kristiyano, pumasok sa loob ng simbahan, na masasabi Kristiyano yung tao na ito, pero hindi natumbok ang ating kaloob-looban. Pwede mangyari yun. At pwede tayong magpanggap at gumawa ng mabuti na parang Kristiyano. Pero ang titingin po noon at magbibigay ng validity, kundi ang ating Diyos, kung tama yung ating ginagawa. So ang totoong Kristiyano ay nakatanggap ng mabuting gawa at kusang lumalabas sa kanya, hindi pilit, no? Kusang lumalabas sa kanya ang mabuting gawa na naging katanggap-tanggap o kaaya po sa harap ng ating Panginoon. So ang pagiging Kristiyano hindi isang desisyon. No, isang araw na gumising ka, oy, gusto ko na magbago. Gusto ko gumawa ng mabuti. Gusto ko maging reliyoso ako na hindi niya narinig ang ebanghelyo. Ang pagiging Kristiyano ay isang desisyon na ano, unang-una, kilalanin ang Panginoon Jesucristo. Kailangan makatanggap sa ng kaligtasan upang sa ganun makita sa kanyang pagkilos na siya ay isang Kristiyano sa pamagitan po ng kanyang mabuting gawa. So ito po yung nature, no, ng mabuting gawa sa atin. Sa loob mismo yung target ng Diyos. Yan yung binabago ng Diyos sa atin. At kung ito ay nabago, kusang lumalabas. Mga kapatid, ano ang lumalabas sa atin? Mabuting gawa o kasuklam-suklam na gawa? So dapat natin itong unawain. Kumikilos ang Diyos hanggang ngayon na ano, tulungan tayo na makapag-produce ng mabuting gawa. Hindi magwawala. Nung nakaraan po ay nabigyan ako ng pribilehyo na mangaral doon sa gawain ng Panginoon sa pangkabataan, sa panikitalak. Ito yung pinag-aralan namin, yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na huwag hamakin ang inyong kabataan ng mga tao. No? So bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Kasi darating yung panahon na mahahamak talaga yung mga kabataan. Bakit? Dahil nagwawala, lalo na yung Kristiyano. Ngayon, nandito na tayo sa age ng ano, technology. Nang tawag sa nila ay millennial. At ang tawag nila sa atin na mga matatanda, nasa kapanahonan ng dinosaur. Walang kaalam-alam sa technology at totoo po yun. Mas maalam ang kabataan sa paghawak ng technology kaysa sa atin. Nagtatanong pa tayo sa kanila, minsan pinagtatawanan po nila tayo. At hindi tayo makasabay sa kanila. No, dahil po dito, marami ang nawawala. Doon sa pag-aaral namin, nagkaroon kami ng activity, i-compare yung kabataan ngayon sa kabataan noon. At sa kanila din mismo nang galing na malaki ang kaibahan at ang gusto nila yung dating, yung lumang kapanahunan ng kabataan na mayroong values. Marunong gumalang sa kanilang mga magulang. Ngayon po, wala na. No? Sila din mismo nagsabi niyan. Bakit sumasagot na sa magulang, sila yung nasusunod. No? Hindi na binibigyan ng pagkakataon na pakinggan yung sinasabi ng magulang. No? Paglabas mo dyan, ano na yun? Puro galit. Pagbukas mo ng Facebook, puro galit. So ito yung ano na natatanggap ng mga kabataan. So sabi nila, mas maganda yung kapanahunan noon kaysa kapanahunan ngayon. So anong gusto yung ano ang dapat yung gawin? No? So ito yung challenge na ibinigay po doon sa kanila. No? So totoo ng kapanahunan na ito, dahil malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo sa rapture, ito na may nangyayari. Nagiging masama na po ang ating kapanahunan. At apektado tayo mga Kristiyano, na dapat dahil sa mabuting gawa na sinimulan ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo sa kilos ng Banal na Espiritu, dapat nagpo-produce ng mabuting gawa. Ano ang naipoproduce natin sa kapanahunan na ito? Nakakatulong ba ito na ma-edify natin yung ating kapwa mananampalataya o kapwa natin o kaedad natin para lalo silang lumago sa kanilang pagiging Kristiyano? O tinutulungan natin sila na committed ang kanilang
pananampalataya o kanilang pangunawa sa pagiging Kristiyano. Ito yung turuan sila na okay lang gumawa ng kasalanan. Total, mapagpatawad ang Diyos. Diba? Okay lang na maglasing-lasing. Diba? Huwag lang magpahalata. No? Huwag lang magpahuli. Okay lang na magliwaliw sa mundo. Total, wala makakaalis sa kamay ng Diyos. So, Kristiyano ako. At yun yung ginagawa ng mga tao sa kapanahunan na ito. Nag-i-enjoy na sila sa labas. Inuubos nila yung kanilang mga oras na doon. So, ito po yung nature ng magandang, mabuting gawa sa atin po, no? Nagsisimula po sa ating kaloob-looban. So, pangatlo, tingnan po natin dito, ito yung the importance of Christ's incarnation and righteousness to good works. So, kahalagahan. Dito po sa libro ulit ni Pastor Nacita, sabi, from the perspective of scriptures, God's work of redemption revolves around the person and work of the Lord Jesus Christ. At totoo po yun. Lalo na sa kapanahonan natin ngayon, church age. No? Dito po, umiikot, no? Ang mabuting gawa ng kaligtasan ng Diyos sa katauhan at sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa kanyang pagiging tao, Diyos na nagkatawang tao, at sa kanyang ginawa na hindi makikitaan ng mali, ito yung naging katanggap-tanggap na sakripisyo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So, without His becoming God in flesh, all attempts of man to please God with His works, ano mangyayari? Hopeless po. Kung walang kaligtasan, kung walang Diyos na nagkatawang tao, walang kabuluhan ang ating ginagawa. Pero salamat, no, na may Diyos na nagkatawang tao. Ilan sa atin, no, na laging na-appreciate yung ginawa ng Diyos? Lord, salamat. Kung hindi dahil kay Kristo, Diyos na nagkatawang tao, talagang ang ginagawa ko na ito ay nakakapagod. No? At ang ginagawa ko na ito ay magpapahamak pa sa akin, lalo saan? Sa impyerno. So salamat dahil mayroon Diyos na nagkatawang tao, na ibig sabihin yung ating ginagawa sa ngayon kung tayo ay nakay Kristo ay mayroon ng kabuluhan sa harap po ng ating Diyos. For 33 and a half years on earth as God incarnate, the Lord Jesus Christ fulfilled all righteousness by obeying all the laws of God. Ang daming batas ng Diyos na ibinigay sa Israel. Kahit sa church, sa kapanahunan po natin ngayon dito sa New Testament, mayroon siyang ibinigay po sa atin. Pero kahit anong gawin po natin, nahihirapan tayong sundin ito. Aminin man natin sa sarili natin, no? Nasubukan din, iwan ko lang kung nasubukan nyo, marami nasubukan nyo na itry na ano, sundin lahat yung nais ng Diyos. At alam ko, nahihirapan tayo. Kahit nga magbasa lang ng scripture eh. Alam yun, nagagawa tayo ng commitment. Lord, New Year na naman, gusto ko mabasa ang buong Bible. So simula, tapos biglang mapapahinto. Doon, kapos na kaagad tayo, hindi na agad natin nagagawa eh. No? So ang Panginoon Jesucristo sa loob ng 30 and a half years ay nakitaan ng tamang gawa. No? So all His works were perfect in the sight of God. Walang mali na nagawa ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang kanyang pag-offer ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo ay naging katanggap-tanggap po. No? Naging katanggap-tanggap. So these are the good works that save. Works we can never do on our own to merit salvation. The Lord Jesus Christ did all these works in our behalf. Alam ng Diyos, hindi natin kaya. No? Binigay niya ang 10 utos, hindi para sundin ng tao, kundi para makita ng tao na ano, talagang hindi niya kaya. At para tumingin tayo kay Kristo, na siya lang ang may kayang gumawa o sumunod na ipinapagawa ng Diyos. Lahat ng batas ng Diyos na sinasabi sa Biblia ay kanya pong sinunod. At tingnan natin sa kanyang buhay, nung wala masyadong record nung kanyang kabataan, pero pagdating ng kanyang 33 na edad, pagsimula ng kanyang ministeryo, ito na po mayroong record, yung gospel. Matthew, Mark, Luke, John.
At tingnan po natin dito sa loob ng kanyang tatlong taon at kalahati na ministeryo, ay talagang nasunod niya ang kalooban ng Ama. So makikita dito ang mabuting gawa ng Diyos na naging perpekto po sa ating Pinaso Kristo. Doon nagsimula sa kanyang baptism. No? Dineclare doon kay John the Baptist na ano, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya ang sinisimbolo nung Old Testament time na nag-o-offer ng tupa na kailangan blameless. No? At ang dugo doon ay ibinubuhos sa doon sa ark, no? Sa mercy seat. Tapos, yun ay susunugin at ito ay tinatanggap ng Diyos kung tama ang pag-offer. At kung mali, ibig sabihin, hindi napatawad ng kasalanan. So ito po yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na buhos ang kanyang dugo doon na tinanggap ng Ama, kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung victory over temptation. No? Nung siya'y nagkatawang tao, pinuntirya ni Satanas yung pagiging tao ni Kristo. Yung pagiging tao niya, tinanggal niya ang pagiging Diyos niya. So, alam ni Satanas, nagbabasa ka, sakali siya, na yung pagiging tao ni Kristo ay kanyang matutukso. Kasi tinukso niya si Adan eh. So, naging tagumpay po sa doon. So, sinubukan niya ang Panginoon Kristo. At doon din po natin makikita na ang gabay ng Holy Spirit sa buhay ni Kristo ay nandoon. At ang kanyang pagtitiwala sa kilos ng Holy Spirit. Kaya nagkaroon siya ng victory doon sa temptation na ipinukol po sa kanya ni Satanas. Anong nais ni Satanas doon sa kanyang pagtukso kay Kristo? Na hindi makarating sa Kalbaryo. Kasi without the shedding of blood, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Walang kabuluhan yung ang good works po natin. No, hindi maire-record, walang eternal value. So kailangan mamatay ni Kristo. So sa kanyang attempt, tuksoin si Kristo sa tatlong bagay, hindi po siya nagtagumpay. Tinapay? Bato gawin tinapay? Sinusubukan ni Satanas na gawin mo yung gusto mo, hindi yung gusto ng Ama. Ilabas mo yung pagiging Diyos mo. No? Kasi yung pagiging tao, naging servant siya saan? Sa Ama. Sa kilos ng Ama at sa kilos ng Holy Spirit. Kailangan niya sundin yan eh. So hindi niya ginawa. Sinunod niya yung Ama at sinunod niya rin yung banal na Espiritu. Anong pangalawa? Dinilan siya sa tuktok ng templo. Araw na kung saan ang mga tao labas-pasok sa templo. Ang sabi niya, magpatihulog ka dyan. Tawagin mo yung mga anghel mo at sasaluin ka nila at ibababa ka nila dahan-dahan. So makikita sa namaraming tao. At sa tingin ninyo, pag nakita sa namaraming tao, mayroon pa sisigan na crucify him? Wala! Dahil babakura na nila eh. Nakita nila na binababa ng anghel. So muli gusto ni Satanas na pigilan si Kristo makalating saan? Sa Kalbaryo. Nagtagumpay? Hindi. Pangatlo, dinala sa tuktok ng bundok. At sinabi niya, ibibigay ko lahat ito sa iyo kung sambahin mo ako. Ang tinutukoy niya doon yung pagiging tao ni Kristo. No? Kasi darating ang panahon bababa, si Kristo maghahari sa millennium. So gusto ni Satanas, i-advance na natin. Pag sambahin mo ako, ibibigay ko sa ito, hindi kita papakialaman. Bahala ka mag-reign. Kailangan makarating ni Kristo sa Kalbaryo eh. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. No? Sa kanyang buhay, 3.5 years, in-expose niya yung mga errors na doctrines, practices ng mga religious na tao. Tapos, his claims and promises doon sa, lalo na sa gospel ni John, no? Nandoon yung kanyang mga pangako, okay? Yung mga prophecy na kanyang inako na siya yung propesya na yon. Tapos sa kanyang huling ministeryo hanggang makarating sa Kalbaryo, lahat ito ay ginawa ni Kristo ng tama sa harap ng Ama. Kaya pagdating sa Kalbaryo, naging katanggap-tanggap ang kanyang sakripisyo, naging katanggap-tanggap ang kanyang buhay. So the importance of Christ's incarnation and righteousness sa ating mabuting gawa ay napakalaki at napakahalaga. Kaya tayo ay nakakagawa ng mabuti na meron pong eternal value at meron pong
eternal qualities, no? Eternal qualities. So ngayon, ang hamon po sa atin, no? Kung tayo po ay nakaranas ng kaligtasan at ngayon, alam ko patuloy na kumikilos ang Diyos po sa atin, no? Hayaan natin ang Diyos na mag-produce po ng mabuting gawa sa atin. Huwag yung pilit na paggawa, no? Isipin natin, pasalamatan natin, maamis tayo sa kilos po ng Diyos sa buhay po natin. No? Na ang lahat-lahat ay kilos po ng Diyos. Hindi po tayo ang kumikilos, no? So sa umagang ito, na-appreciate ba natin ang kaligtasan na meron po tayo? Na-appreciate po ba natin ang pagiging tao, Diyos na nagkatawang tao, yung ginawa ng Diyos sa atin? Ang kanyang pananatiling malinis, yung pagsunod ng Diyos sa alituntunin o batas ng Ama, no, sa kanyang paggawa, na-appreciate po ba natin? So purihin ng Panginoon sa oras na ito, no, na tayo ay meron ng kabuluhan sa paggawa natin ng mabuting gawa, no? At dapat ito ay patuloy na lumalabas. Sabi sa John chapter 5, no, si Kristo ang totoong puno, tayo ay mga sanga. Kung wala tayo kay Kristo, wala tayong magagawang tama sa harap ng Diyos. So dahil kay Kristo, tayo ay nakakagawa ng tama. Young people, no, gusto ko rin na i-address ito sa inyo. Tayo yung target ni Satanas lalo. Masyado tayong curious sa nangyayari sa kapaligiran. Madali tayo matangay ng mundo. At minsan tayo ay nahahawa na rin at ang problema na dadala natin sa loob ng kapulungan. Kung ano yung mali na ginagawa sa labas na dadala sa loob ng kapulungan. Tandaan po ninyo, young people, kayo ang target lalo ni Satanas. Kasi nandyan pa yung energy ninyo. Kumbaga, ang lalagyan ninyo hindi pa puno. At gusto punuin ng mundo, gusto punuin ni Satanas. Yung mga ados, puno na yan eh. No, medyo puno na yan. Kaya medyo lumalaban na yan. No, tayo, kayo mga young people, tayo nakikita yun. No? Kayo young people, hindi pa po. No? So ito yung nais din ng Panginoon sa buhay po ninyo na hayaan nyo ang Panginoon, no, kumilos at mag-create ng bunga sa inyo pong mga buhay. Tayo po yung manalangin. O Diyos, dakila naming Ama na nasa langit, maraming salamat sa oras na ito. Na muli nyo kami pinalalahanan sa mabuting gawa na sinimulan nyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoong Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, unang-una sa kanyang pagiging tao, Diyos na nagkatawang tao, at sa kanyang pagsunod sa inyong pong mga batas na maintain niya yung perfect righteousness na siyang requirements po ninyo upang kami po ay magkaroon ng kapatawaran sa aming makasalanan, magkaroon kami ng tamang relationship po sa inyo, Panginoon. So, ganun din po sa kilos ng Banal na Espiritu, sa buhay din po ni Kristo, na kung paano siya po ay nanatili pong tapat sa inyo pong kalooban. So, ito isang hamon na iniwan niyo po sa bawat isa sa amin bilang mga niligtas ninyo, sinimulan ang mabuting gawa sa amin na kami ay makapag-produce ng mabuting gawa at makahikayat din ng mga tao na makilala si Kristo upang sa ganun sila din po ay makapag-produce din ng mabuting gawa. Maraming salamat sa oras na ito. Itong aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. So magandang umaga po.